Hi, this is John from Even and Pellboard PH. Gusto lang i-share yung version 4 update ng Boss GT1000 and ang GT1000 Core. Pareho ko na silang na-update. Gagawa siguro ko ng tutorial on how to update it. Yung GT1000 uses the old USB printer type cable. Yung GT1000 Core naman, USB, micro USB yata yung tawag doon. Hopefully soon, like yung GX ME90, naka-Type-C na sila. Siguro, malay natin sa future magkakaroon ng GX1000, di ba? So anyway, yung GT1000 is still the flagship multi-FX ng Boss. Sobrang powerful nito. Actually, wala pa ako sa kalingkingan ng pwedeng magawa ng GT1000. So, in-update ko sila. Yung GT1000 Core, pag in-update mo siya, makikita natin yung version. Nagtataka ako sa GT1000 na wala yung version 4 niya. Dati ito kasi 3.2 to. Ngayon, check natin. Hindi lumalabas yung version 4. Siguro flaw yun, bug yun ng update. But, na-update ko na siya. Why? Kasi sa sobrang memorized ko yung laman ng mga GT1000, alam ko na yung mga bagong lumabas. Like for example, sa amp setting natin, meron tayong tatlong amp na X series. So, papakita ko sila ngayon. Like for example, itong yung amp 1 natin na yan. Makikita natin dito, meron na tayong magkakaroon dito ng X mod. Ito yung favorite ko eh. Next, X Ultra. Diba? And then, X Optima. Na-try ko na to. Ito yung pinaka, para sa akin, pinaka the best setting. X Titan. Hindi yung gel, ha? So, may tatlong X series tayo. Actually, yung mga X, X Crunch, X Hiking, ito yung parang cream of the crop ng ARD na preamps ng Boss. Ito, sobrang gaganda talaga nito. X Crunch, X High Gain. Sa distortion naman, gusto ko yung X Overdrive tsaka yung X Distortion. Sobrang gaganda nila. And may something na magic, multi-dynamic processing yung nangyayari. The chords stay clear and the chug sobrang tight din talaga nila. So ito yung tatlong bago. X Ultra, siguro parang 5150, I don't know. Pero sobrang ganda din niya. Ang ganda ng response. X Optima, ito yung parang pinaka-high gain sa lahat eh. Ang ganda. And then, X Titan, parang nakasulat dun sa update. Kasi ito yung recommended for lower gauge, lower tunings. Drop tunings, 8 string, 9 string, ganyan, no? And then, meron tayo yung new bass amps. 6 actually, eh. So, dati tatlo lang kasi yung bass dito. Natural bass, X Drive, maganda din X Drive. And then, yung concert. Ito yung mga bago. Studio bass, silver tube, classic blue, Galien Kruger siguro yon. Solid stack, I don't know, may mesa siguro. Fat tube, siguro parang rekta to. You know, meron tayong ambulance, no? And then, ito yung pinaka-excited ako, yung dark drive. Ito yung emulation nila ng B3K yata o B7K. Yun ang sabi, diba? Pero ang gataka ako, wala siyang blend na. But, I think meron tayong blend setting dito. Check nga natin. Wala siya, oh. Gusto ko sana makita yung blend setting. Pero wala eh. Kasi sa B7K tsaka B3K, may blend eh, no? Pero siguro yung characteristics ng preamp niya sa full blend. Ito yon. So excited akong matesting to sa bass, sa mga recordings. So yeah, let's fucking go! And then, sa distortions naman yung dalawang bago, napaka-ironic dahil yung SD1 at DS1, ng pinakasikat ng Boss, yun yung wala sa original Boss GT1000 tsaka ng Core. Pero ngayon, dinagdag na nila. So, meron tayong BD2 dyan. SD1, no? Ang natry ko yung SD1 is parang yung original na pedal, meron siya palaging dry signal na mid-boosted. So, okay din yon. And then, meron tayong infamous DS1. Dati kasi, this lang. Ito yung in-expect natin ng DS1 to. Pero ngayon, meron na silang rectang DS1 talaga. So, that's a good addition. Siyempre, Boss, di ba? Sikat na sikat sa tatlong pedal na yon. SD1, DS1, and MT2. Yun yung palang Holy Trinity. Or sabi natin na apat yung BD2, di ba? And then, meron din siyang bagong bug fixes lang yung iba. Pero may nakita akong bago din dito, yung auto-off. I don't think magagamit to ng mga players kasi normally, pagkatapos ng gig, patay naman tayo. Pero siguro sa mga studio yung naka-on palagi, meron na siyang auto-off sa hardware setting. And then sa next page yan, may auto-off na siya. So yan, meron na tayong ganyan. I think yung GX100 may ganito din. So yeah.
Ako, gusto ko, always on lang siya. Papatayin ko na siya. Papatayin ko lang switch sa likod, diba? So, that's it. So yung siguro nakita kong isang bug is hindi nagre-register yung version. Kasi dati, naalala ko, pagka-on mo, makikita mo, Boss GT 1000 version 3.2. Ngayon, walang lumalabas na version 4. Oh. Pero, nonetheless, na-update siya. Na-testing ko na din. Okay naman siya. Wala namang issues. So, kung meron man, mag-update ako ulit dito. Alright, that's it!